Magandang araw! Kamusta na kayo mga bata? Narito muli si Teacher Alice para sa ating aralin sa Mathematics Quarter 4, Week 1. Inaasahang may sagawa mo ang mga sumusunod. Una, nasasabi at naisusulat ang oras gamit ang analog at digital na orasan. Pangalawa, nailalarawan ang pagitang oras sa isang suliranin kalakip ang AM at PM. At pangatlo, nalulutas ang isang suliranin na may kinalaman sa oras. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang ating mga classroom reminders. Number 1, be attentive. Number 2, raise your hand or use the icon raise hand if you want to speak. Number 3, be respectful. And number 4, be safe. Bago tayo dumako sa ating aralin, atin munang sagutan ang unang pagsubok. Number 1, anong oras ang nakasaad sa orasan? A. 8 oras at 4 na minuto. B. 8 oras at 40 minuto. C. 8 oras at 10 minuto. D. 8 oras at 20 minuto. Ang tamang sagot ay tama, letter D. Number 2, ang hour hand ay nasa 5 at ang minute hand ay nasa 2. Anong oras ito? A. 5 oras at 20 minuto. B. 5 oras at 20 minuto. C. 5 oras at 10 minuto. D. 2 oras at 5 minuto. Ang tamang sagot ay C. 5 oras at 10 minuto. Number 3, kung iguguhit sa analog clock ang oras na ika-4 ng umaga, alin dito sa mga sumusunod? Tingnan mo din ang mga nasa larawan. A, B, C, O, D. Ang tamang sagot ay tama, letter B. Number 4, anong oras ang nakasaad sa digital clock? A, 3 oras. B, 2 oras at 3 minuto. C, 1 oras at 3 minuto. 30 minuto. D, 3 oras at 30 minuto. Ang tamang sagot ay tama, letter D. 3 oras at 30 minuto. Number 5, isulat kung paano basahin ang 4 o'clock a.m. A, ika-4 ng umaga. B, ika-4 ng gabi. C, ika-14 ng umaga. D, ika-14 ng gabi. Ang tamang sagot ay tama. Letter A, ika-4 ng umaga. Ika-6, alin ang nagpapakita ng 5 minuto makalipas ang ika-1 ng hapon? Titigan ang nasa larawan. Letter A ba? Letter B? Letter C? O letter D? Ang tamang sagot ay tama, letter A. Ika-7, si Miyaka ay naglinis ng bahay ng ika-8 ng umaga. At natapos siya ng ika-10 oras at 10 minuto. Gaano siya katagal maglinis ng kanyang bahay? A. 3 oras at 10 minuto. B. 2 oras at 10 minuto. C. 1 oras at 10 minuto. D. 4 na oras at 10 minuto. Ang tamang sagot ay tama, 2 oras at 10 minuto. Number 8, si Julie ay nagsimulang maligo ng 5 oras at 25 minuto ng umaga at natapos siya ng 5 oras at 50 minuto ng umaga. Gaano katagal ang ginugol niya sa kanyang pagliligo? A. 20 minuto. B. 15 minuto.
C. 25 minuto. D. 5 minuto. Ang tamang sagot ay tama. Letter C. 25 minuto. Ikasyam, si Tamara ay nagsimulang mag-aral ng kanyang leksyon ng ikapitong oras at 40 minuto ng gabi at natapos siya ng 9 na oras at 20 minuto. Gaano siya katagal nag-aral ng leksyon? A. 1 oras at 10 minuto. B. 1 oras at 30 minuto. C. 1 oras at 20 minuto. D. 1 oras at 40 minuto. Ang tamang sagot ay tama. Letter D. 1 oras at 40 minuto. Ika-10, tuwing Sabado, si Elsa ay pinapayagang maglaro ng 2 oras. Kung nagsimula siya ng 8 ng umaga, anong oras siya dapat matapos? A. 9 ng umaga. B. 8 oras at 20 minuto ng umaga. C. 10 ng umaga. D. 9 ng umaga. Ang tamang sagot ay tama. Letter C. 10 ng umaga. Sa nakaraang aralin, natutunan mo ang pattern. Ngayon, sulat sa patlang ang susunod. Number 1, 5, 10, 15, 20. Anong susunod? Tama! 25. Number 2, 1, 12, 23, 34. Ano ang kasunod? Magaling! 45. Number 3, triangle, star, circle, triangle. Ano ang kasunod? Mahusay! Star! Sa number 4, CC, FF, II, LL. Ano ang kasunod, mga bata? Tama! Number 5, 40, 45, 50, 55. Ano ang kasunod, mga bata? Tama! 60! Ating tungayan ang bagong aralin. Sa unang aralin ay matutunan natin ang pagsasabi at pagsusulat ng oras gamit ang analog at digital clock. Aking babasahin muna ang makaikling sitwasyon. Ito ay si Juniel. Masipag at matyaga siyang mag-aaral. Maaga siyang natutulog sa gabi upang maaga rin siyang magising sa umaga dahil ayaw niyang mahuli sa klase. Meron siyang sariling analog clock sa kanyang kwarto. O mga bata, sagutin natin muna ang mga katanungan. Sino ang bata sa kwento? Magaling! Si Juniel! Ano-ano ang katangian niya bilang mag-aaral? Mahusay! Siya ay masipag at matyaga. Bakit gusto niyang matulog sa maaga sa gabi? Dahil maaga din siyang magising. Number 4, anong bagay ang nagsasabi sa kanya ng oras? Ang kanyang clock o ang orasan? Anong oras siya nagigising, mga bata? Tama! 5 ng umaga at 5 oras at 30 minuto sa umaga. Paano natin malalaman kung anong oras nagigising si Juniel? Tayo ay gagamit ng analog clock. Ano ang analog clock, mga bata? Ang analog clock ay may maikling kamay na nagsasabi ng oras. Ang mahabang kamay naman ay nagsasabi ng
minuto at may katumbas na bilang ang mga numero ayon sa nakalarawan. Sa anong numero nakaturo ang kanilang kamay o maikling kamay? Tama! Sa lima. Lima, lagpas lang ng, ang number na lima pero hindi pa umaabot sa anim. Sa anong numero naman nakaturo ang mahabang kamay? Tama! Sa anim. Pero ang katumbas ng anim ay 30. Masdan ang mga numero sa labas ng analog clock. Ito ay katumbas ng bilang ng mahabang kamay. Dito ay gagamitin natin ang skip counting by 5. Five, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Paano susulat ang oras na ipinapakita ng analog clock? Ganito mga bata. 5:30 o 30 minuto makalipas ang ikalima. 30 minuto bago ang ika-anim. Ngayon naman mga bata, masdan natin ang nakalarawan. Sagutin natin ang mga tanong. Ito naman ay mga gagawin ni Juniel sa loob ng isang araw. Pagkagising niya ng umaga, 6:30 a.m. ay siya ay nagigising. 6:45 siya ay nag-ehersisyo. 7 o'clock siya ay naliligo. 7:20 siya ay kumakain ng almusal. 7:45 siya ay papasok na sa paaralan. 4 o'clock p.m. o 4 o'clock ng hapon ay siya ay naglalaro. 5:15 p.m. siya naman ay nag-gitara. 6:40 p.m. siya naman po ay nagbabasa o nag-re-review. 9 o'clock p.m. ang oras ng kanyang tulog. May mga tanong ako mga bata, ating sagutin. Ano ang ginawa ni Juniel noong 7 o'clock a.m. o ikapito ng umaga? Tama! Siya ay naliligo. Anong oras siya nagsanay ng gitara? Magaling! 5:15 a.m. o 5 oras at 15 minuto. Ano ang ginawa niya sa oras ng 45 minuto makalipas ang ika-anim? Tama! Siya ay nag-e-ehersisyo. Mahalaga ba ang pag-e-ehersisyo mga bata? At bakit? Opo, dahil ito ay pampalakas ng ating katawan. Ngayon naman mga bata, isulat sa digital clock ang oras ng pagre-repaso. Sabihin ng pagre-repaso ay ang kanyang pagre-review ni Juniel sa bahay. Pagkatapos ay isulat ito sa salita. Anong oras mga bata ang kanyang pagre-repaso o pagre-review? Tama! 6:40 o 40 minuto makalipas ang ika-anim. Atin naman pag-usapan ang digital clock. Digital clock ay may dalawang bahagi. Una, ang kaliwang bahagi ay nagsasabi ng oras. At ang kanang bahagi naman ay minuto. Ang nasa gitna ng dalawang tuldok ay siyang naghihiwalay sa oras at minuto. Ibig sabihin, ng AM ay madaling araw hanggang umaga. At ang PM naman ay sa hapon hanggang gabi. Ang digital clock sa ibaba na nagtuturo sa iyo kung paano gagamitin ito. Ang digital clock ay maaaring pumatak ng
hanggang 24 na oras. Okay. So, halimbawa dito ay ang 1 o'clock. Ang katumbas nito ay 13. Ang 2 o'clock, katumbas nito ay 14. Ang 3 o'clock, 15. Ang 4 o'clock, 16. Ang 5 o'clock, 17. 6 o'clock ay 18. 7 o'clock, 19. 8 o'clock, 20. 9 o'clock, 21. 10 o'clock, 22. 11 o'clock, 23. 12 o'clock ay 24. Ngayon, tignan natin ang nasa larawan. Sa 6 o'clock, makikita na may may kling kamay ay nakatapat sa 5. Ang mahabang kamay ay nakatapat sa 6. Kaya ang katumbas ng tamang oras dito ay 5:30. O ang pasalitang oras ay 30 minuto makalipas ang ika-5 o bago ika-6. Ang sumunod naman, ang maikling kamay ay nakatapat sa 2. Hindi naman siya nakatapat sa 2 mismo, pero hindi naman siya aabot sa 3. Kaya siya ay 2 pa din. Ang mahabang kamay ay nakatapat naman sa 10. O ang katumbas ng oras na ito ay 2:50. Dahil ang katumbas ng 10 ay 50. Ang pasalitang oras ay 5 minuto makalipas ang 2 ng hapon o 10 minuto bago ang 3 ng hapon. Ngayon naman, dako tayo sa digital clock. Sa digital clock, pinapakita na nito ang oras at ang minuto. 3, ito ang oras at ang 30 yung minuto. Ang katumbas nito ay 3:30. Sa pasalita, 30 minuto makalipas ang 3. Sumunod naman, 18:10. Ang oras ay 18, ang minuto ay 10. Pero ang katumbas nito, katumbas ng 18 ay 6, ang minuto ay 10. So, ang katumbas na oras ay 6:10. Sa pasalita, 10 minuto makalipas ang 6. Punta naman tayo sa 2 aralin, ang pagbutas ng suliranin na may kinalaman sa oras kasama ng pagitang oras. Pansinin ang nakalarawan. Nag-umpisa si Imelda sa pagsasani ng soccer ng 8 ng umaga at natapos siya sa pagsasanay ng soccer ng 10 oras at 10 minuto. Gaano katagal magsani ng soccer si Imelda? Tingnan mo mabuti ang solusyon. Gagamit tayo ng T-chart. Nagsimula magsanay ng soccer si Imelda ng 8 ng umaga. Pagkalipas ng 30 minutes o 30 minuto, magiging 8:30 o 8 oras at 30 minuto. Pagkalipas ng 30 minuto, ika-9 ng umaga. Pagkalipas ulit ng 30 minuto, 9 na oras at 30 minuto. Pagkalipas ulit ng 30 minuto, magiging 10 oras. At pagkalipas naman ng 10 minuto ay 10 oras at 10 minuto na kung ia-add natin o pagsasamay natin 30 minuto plus 30 minuto plus 30 minuto plus 30 minuto at 10 minuto ang kabuuan ay 130 minuto. Or, pwede rin ang ganitong solusyon. 130 divided by 60. So, ang magiging sagot dyan ay 2 remainder 10. Si Emily ay gumugol ng 2 oras at 10 minuto sa kanyang pagsasanay ng soccer ngayong araw.
pang halimbawa, ating babasahin ang talata. Sinimula ni Jeff ang kanyang tanglang aralin ng 7 oras at 21 minuto ng gabi. Natapos niya itong gawin ng 8 oras at 40 minuto ng gabi. Ngayon, gaano katagal ang ginugol ni Jeff sa kanyang takdang aralin? Sa problemang ito, gagamit tayo ng subtraction ng formula. Tingnan natin ang solusyon. 8:40 o 8 oras at 40 minuto minus 7 oras at 21 minuto. So, 0 minus 1 cannot be. Kaya, manghihiram si 0 kay 4 at si 4 magiging 3. At si 0 magiging 10. So, 10 minus 1 was 9. 3 minus 2 was 1. At 8 minus 7 was 1. So, ang oras na ginugol ni Jeff ay 1 oras at 19 na minuto sa kanyang takdang aralin. Ngayon, alam kong handa na kayo. Sagutin na natin ang mga gawain. Gawain 1, bilugan ang tamang oras na pinapakita ng analog clock. Number 1, ano kaya ang oras na pinapakita? Tama! 11:45. Sa number 2, magaling! 6:15 o 6 na oras at 15 minuto. Number 3, tama! 12:05 o 12 oras at 5 minuto. Sa number 4, mahusay! Ito ay 3:20 or 3 oras at 20 minuto. At sa number 5, tama! Ito ay 8:55 or 8 oras at 55 na minuto. Dako naman tayo sa gawain 1.2. Isulat sa digital clock ang bawat oras na nakasaad. Number 1, eksaktong 9:00 ng umaga. Mahusay! Number 2, 5 minuto bago 5 ng hapon. Tama! 4:55. Number 3, 30 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Mahusay! Ito ay 10:15. Number 4, 15 minuto o 15 minuto makalipas ang 9:00 at 7:00 ng gabi. Tama! 7:15. At sa panglima, 2 at 45 na minutong na hapon. Tama! 2:45. Ngayon naman, para sa gawain 2.1, iguhit ang kamay ng analog clock upang ipakita ang tamang oras na nakalahat. Number 1, 2 oras at 35 minuto. Number 2, 1 oras at 10 minuto. Number 3, 11 oras at 5 minuto. Number 4, 9 na oras at 40 minuto. At panglima, 7 oras at 50. At sa gawain 2.2, pag-ugnayin ng linya ang magkaparehong oras. Number 1, 6 na oras at 35 minuto. Number 2, 11 oras at 20 minuto. Number 3, 2 oras at 45 minuto. Number 4, 16 na oras. At number 5, 20 oras at 5 minuto. Ngayon, bibigyan kayo ng 5 minuto para gawin ito.
Okay, mga bata, may sagot na ba kayo? Okay, ating sagutan ang mga gawain sa 2.1 at 2.2. Okay, number 1, 235. So, ang maiksing kamay ay nasa 2 at ang mahabang kamay ay nasa 7. Next, number 2, ang maiksing kamay ay nasa 1 at ang mahabang kamay ay nasa 2. Number 3, 11.05. Ang maiksing kamay ay nasa 11. Ang maiksing kamay ay nasa 11 at ang mahabang kamay ay nasa 1. Number 4, 9.40. Ang maiksing kamay ay nasa 9 at ang mahabang kamay ay nasa 8. Number 5, ang maiksing kamay ay nasa 7 at ang mahabang kamay ay nasa 10. Okay, punta naman tayo sa gawain 2.2. Number 1, 6.35 o 6 na oras at 35 minuto. Okay. Number 2, 11.20 o 11 oras at 20 minuto. Number 3, 2.45 o 2 oras at 45 minuto. Number 4, 16 hours or 16 na oras. Okay, and number 5. Okay, so, yan. Ganun nyo ba mga bata? Okay, next naman. Ngayon, tandaan natin mga bata na ang binubuo ng 1 hanggang 12 oras ang analog clock. Bawat buong ikot nito ay clockwise. Nang mahabang kamay ay katumbas ng 1 oras. Ang oras naman sa digital clock na makikita ay numero lamang ay ginagamitan din ito ng AM at PM. Ang pagitang oras ay kung gaano karaming oras ang lumipas mula sa 1 oras. Isang oras ay may katumbas na 60 minuto. At para sa pag-alam sa natutuhan, basahin at isulat kung tama o mali ang nakasulat na oras na makikita sa digital at analog clock. Number 1, 10 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Tama o mali? Tama! 15 minuto bago 10 ng gabi. Mahusay! Ito ay mali. Number 3, 3:15 minuto ng umaga. Magaling! Tama! Number 4, 30 minuto bago 11. Mahusay! Tama! Number 5, 20 minuto pagkalipas ng 3. Magaling! Tama! At sa panghuli, 5 minuto bago 2. Magaling! Ito ay mali! Sa letter B naman, basahin at sagutin ang mga tanong sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa patlang. Number 7, 4 ng umaga ng si Karina ay umalis ng kanilang probinsya patungo Maynila. Kung nakarating siya ng 2 ng hapon, ilang oras ang biyahe niya? Number 8, si Mariana ay umalis ng paaralan ng 1 PM. Nakarating siya ng kanilang bahay ng 5:20 PM. Ilang oras ang ginugol niya sa paglalakad? Number 9,
Si Mark at Mika ay nanood ng sine simula ng ika-anim ng hapon hanggang ika-syam ng gabi. Paano sila katagal nanood ng sine? At si kasampu, pagkatapos ng klase nila, nila Jenny, ng ika-3 ng hapon ay naglaro sila ng Jobet ng tumbang preso ng 2 oras. Anong oras sila natapos maglaro? May sagot na ba kayo, mga bata? Okay, aking ipapakita na ang mga kasagutan. Sa pang-7, ang sagot ay 10 oras. Sa ika-8, 4 oras at 20 minuto. Sa ika-9, 3 oras. At sa ika-10, 5 oras. O 5 o'clock. Ngayon, para sa ating pangwakas na pagsusulit, ating sagutan ang mga sumusunod. Number 1, tama. Letter D. Number 2, magaling. Letter C. Number 3, tama. Letter D. Number 4, magaling. Letter D. Number 5, tama. Letter A. Number 6, anong yung sagot? Tama. Letter A. Number 7. Magaling. Letter B. Number 8. Mahusay. Letter C. Number 9. Magaling. Letter D. At number 10. Tama. Letter C. Para sa paghinilay, aking iniiwanan sa inyo mga bata ang gawain nito. Maaaring magpatulong kina nanay at tatay o sa mga nakakatandang kapatid. Kung marami kayong natutunan sa araw na ito. Salamat sa pakikinig. Paalam mga bata.